Good evening po sa ating lahat. Good evening. Okay, mga kaibigan, before po tayo pumunta or dumako po sa ating quiz, ay atin pong kamayan ang bawat isa. Yung nasa likuran, punta po kayo dito sa harapan at kamayan po yung ating mga kaibigan. Kalawa po. Nana. Hello. Kuya. Ay. Amen. Yun. So maraming salamat po sa pagpunta pa rin dito sa ating seminar. Yung quiz po natin ay Revelations Gateway to a New Life. Ah, ito pala yun. So yung topic po natin last night ay ano nga po yun? Survival Keys for Revelations and Time. So ngayon, punta na po tayo sa ating quiz. Number one. Ready na po ba kayo? Tama o mali? Ninanais ng Diyos na maging maligaya, malusog at banal tayo. Number two, tama o mali? Kasama sa orihinal na pagkain sa hardin ng Eden, ang mga malilinis na hayop. Ha, pag-isipang mabuti. Kasama sa orihinal na pagkain sa hardin ng Eden, ang malilinis na hayop. Isulat po sa papel ang sagot. Number three, tama o mali, ayon sa Biblia, ang baboy ay hindi malinis at walang kahit anong parte nito ang pwedeng kainin. Isulat po sa papel ang sagot. Number four, tama o mali, ang malinis na hayop ay nahati sa dalawa ang paa at mumunguya. Ang malinis na isda o mga hayop sa tubig ay may kaliskis at palikpik. Number five, tama o mali, ang isang Kristiyano ay iiwas sa kahit anumang makakasira sa templo o katawan na kagaya ng sigarilyo, alak at kape. Okay, check your own papers. Number one, ang sagot ay? Tama. Ito number two. Kasama sa orihinal na pagkain sa hardin ng Eden, ang mga malilinis na hayop. Tama o mali? Mali. Huh? Tama. Ang sagot ay? Tama. Naka. Ano pong sagot? Mali. Sure? Sino ang sabing tama? Si Mark talaga. Sino ang mali? Sino mali? Ang sagot ay? Mali. Mga kaibigan, ang original na pagkain na bigay ng Diyos sa atin ay fruits, nuts, grains, and vegetables. Number three, tama o mali, ayon sa Biblia, ang baboy ay hindi malinis at walang kahit anong parte nito ang pwedeng kainin. Ang sagot ay? Tama. Ayon sa salita ng Diyos? Amen. Ang sagot ay? Tama. Na, ang sagot ay? Tama, mga kaibigan. Nabasa po mismo natin yan na ang baboy ay hindi po siya malinis, mga kaibigan. At pagdating ng Panginoon, kasama po ang paparusahan ng Diyos, mga kaibigan, ang hindi po sumusunod sa kanyang mga utos. Number four, tama. Ang sagot ay? Tama. Ang malinis na hayop ay nahati sa dalawa ang paa at mumunguya. Ang malinis na isda ay may kaliskis at palikpik. Ito ay? Tama. Tama. Pero what if ang isang hayop ay mumunguya pero hindi nahati sa dalawa ang paa? Okay lang ba yun? Hindi. Hindi. What if po sa mga hayop sa tubig, ito ay may kaliskis, I mean, ito ay may palikpik, pero wala namang kaliskis. Ito, okay pa rin po ba yun? Hindi po. Hindi po. Dapat both, mga kaibigan. Number five, ang sagot po niyan ay? Tama o mali? Tama. Bilang mga Kristiyano, dapat po tayo umiwas sa sigarilyo, alak o kape na siyang nagsisira sa templo ng Diyos. At sabi po ng Diyos na kung sino yung gigiba sa kanyang sa ating katawa o sa katawan or templo ay siya din mismong gigiba,
mga kaibigan sa katawan at yun po maraming tao ngayon nagkakasakit. So volunteers, pakikulek po natin quiz card. Sino po naka-perfect? Volunteers, pakikulek po natin quiz card. Habang nagko-collect ay kantahin po natin ang Whiter Than Snow. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Jesus looked up from the throne in the skies and helped me to make a big sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter Whiter Than Snow. At again po, kapag nakaabot na po kayo ng 15 nights of attendance, ay pwede niyo na pong i-claim ang ating Prophecy Foundation DVD na mayroong 14 video presentations patungkol po sa prophecy. So pwede niyo po yung i-claim kay Sister Axel kung meron pong nakaabot ng 15 nights of attendance. Yung ating free Bible lesson ngayon ay Purity and Power. At ano po yung ating mga future topics? Mga kaibigan, bukas yung pinakahihintay ng lahat, Tuesday, the Antichrist and 666. Dito po, dalawa na lang po yung ibibigay ko na clue at kayo na po mismo yung magsasabi kung ano po ba yung Antichrist at saka yung 666. At sa Wednesday, sa Miyerkules, mga kaibigan, ang ating topic, the seal of God and the mark of the beast. Darating ang panahon, mga kaibigan, kung saan tayo ay mamimili kung ano po yung ating tatanggapin, ang silyon ba ng Diyos o yung marka ng hayop. Kaya wag po tayong mag-absent. At sa Webes, ano po yung topic natin? Wala. Kasi wala po tayong meeting. Pero babalik po tayo sa Biyernes ng ating topic ay Revelations Woman on the Moon. Sino ba yung babae na nakaapak dyan sa buwan at may dragon po sa kanyang likuran? Titingnan po natin yan, Revelations Woman on the Moon. Para po sa ating pagsisimula, tayo tumayo at kantahin po natin ating theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Father in Heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagmamahal.
Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito kung saan kami na naman po ay mag-aaral ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, ay buksan niyo po ang aming isipan at puso sa pag-intindi po ng katotohanan ito ngayong gabi. At Panginoon, tulungan niyo po kami na amin po itong maisabuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo. Ang ating topic po ngayong gabi ay Revelations Gateway to a New Life. Paano ba magkaroon ng bagong buhay? Pero bago muna yan, mga kaibigan, makikinig po tayo ng mensahe sa awit galing po sa ating mga brethren. Kayo na yan. Axel, binigay muna yung kain. Opo, binigay ko na po. Mamaya pa sana yun. Okay lang. Yes, sila Gutierrez. Salamat din. Iba't iba. Mga klasiko yan. Ay. Sorry, Tabitha. Uy, sorry. Dito pala, no? Yung kagabi, ay ito pala yung kagabi. Ayaw po. Baka pwede lang i-transfer to. Kasi sa Sabado to eh. So yung data doon ay dito. Thank you.
Salamat mga kaibigang Daniel at Mariel sa kanilang awit. Ngayon ay ang araw ng kaligtasan. Kung ngayon ay tinatawag po kayo ng Panginoon sa isang desisyon ay dapat po nating tugunan mga kaibigan. So handa na ba tayo sa ating topic ngayon? Yes, mag-take notes po tayo. So mga kaibigan, nasubukan nyo na ba na meron kayong nagawa na something pagkatapos at the end nagsisi kayo? Na sinasabi nyo na sana, hindi ko ginawa yun. Kung pwede lang sanang ibalik yung panahon, hindi ko talaga yun gagawin. Now, paano ba magsimula muli? Paano ba magkaroon ng bagong buhay? Yung good news dyan, mga kaibigan, ay sabi ng Biblia na pwede po tayong magsimula muli. At yan po ay tinatawag sa Biblia na bagong kapanganakan. Now, dito po sa ating screen, sabi po sa John 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi katotohanan. So dito po, nakipag-usap po si Jesus sa isang Jewish leader na ang pangalan ay si Nicodemus. Ano po yung pangalan? Nicodemus. At sabi ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin na kailangan po nating ipanganak muli para maligtas po tayo at makapunta sa langit. Pero paano ba tayo ipanganak muli? Sabi po ng verse 4, paano po ba yan? At marami din pong tao nagtatanong paano ba magkaroon ng bagong buhay at magsimulang muli. Sagot dito, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So sabi ni Nicodemo na paano ba yun? Makakapasok ba ako ulit sa tiyan ng aking inay? So napakaliteral ng pag-iisip ni Nicodemo mga kaibigan. Pero ito po yung sagot ni Jesus sa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y, ano po, paano po ba? Ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Now, paano ba tayo ipanganak muli? Yan ay sa pamamagitan ng pag-anak sa tubig at espiritu. Ang pag-anak po or sa tubig, ayan po yung tinatawag natin na bautismo. At ang ipanganak naman sa espiritu, ayan po yung tinatawag natin na pagbabago or conversion in English. Kasi dapat po ang pagbabago ay mangyayari bago pa man ang isang tao ay mabautismuhan. At sabi sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapag atin pong tinatanggap si Jesus sa ating buhay bilang personal na tagapagligtas, ay ano po, yan po mag-start yung ating pagbabago sa buhay, yung conversion. Pero paano ba natin ma-invite or ma-invite si Jesus sa ating buhay? Sabi po dyan sa Revelation 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at ano po, tumutok-tok or kumakatok. Kung ang sino man ay dumilig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ibig sabihin na si Jesus ay kumakatok po sa ating puso, sa pintuan ng puso. Ano, paano pa? Pero paano ba tayo magkapag-desisyon na buksan natin ang ating puso para kay Jesus? Paano ba yon? Open your heart. Open your heart. Yun nga. Sabi po dito, John 12:32. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, yan po ay tumutukoy sa kanyang kamatayan sa krus. Kasi nga po, itinaas po siya mula sa lupa. Ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Ibig sabihin na, si Jesus po, kapag malalaman po natin o makilala po natin si Jesus, ay ano po mayayari? Magiging pong malapit tayo sa Kanya. Now, mga kaibigan, naramdaman nyo na ba ang pag-ibig ni Jesus sa inyong buhay? Na-experience nyo na ba yung pagmamahal ni Jesus sa inyong buhay? Yes, mga kaibigan. At kapag mag-surrender po tayo sa ating pag-ibig, mag-surrender po tayo sa pag-ibig ni Jesus, at kapag ating tanggapin si Jesus na bilang personal na tagapagligtas, yan ay yung tinatawag na
kapanganakan sa Espiritu or pagbabago, mga kaibigan. So, kapag nakasurrender ka na kay Jesus, yung motto mo sa buhay ay kung ano ang kalooban ni Jesus, yun yung susundin ko, hindi sa akin. So, yung motto na natin kapag nakasurrender na tayo kay Jesus, kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi sa ating mga kaibigan. Yung ating sarili ay dapat ipangupo sa krus at si Jesus na po yung maging center ng ating buhay. Siya po yung maging leader ng ating buhay. Kapag nalaman natin na, parang ayaw nito ni Jesus, so wag po natin gawin kasi nakasurrender na po tayo sa Kanya. At pagkatapos po natin ma-experience yung bagong kapanganakan sa Espiritu, ay kailangan po tayong ianak dyan sa tubig at yan po ay ang bautismo at yan po yung tinatawag na Revelation's Gateway to a New Life. Mga kaibigan, si Jesus po, kanya pong tinuruan yung kanyang mga disipulo na dapat ay magbautismo. Sabi po niya sa kanyang mga disipulo, dahil dito magsiyaon niya kayo, sabi ni Jesus, at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong, ano po, bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So sila po ay sinugo ni Jesus na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So sabi ni Jesus na go, teach, and baptize. Yun po yung utos niya sa kanyang mga disipulo. Pero, ano bang ibig sabihin, ano bang simbolo ng bautismo, mga kaibigan? At paano po tayo magkakaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng bautismo? Punta po tayo sa Romans 6:3 and 4. Diyan po nagsasabi ang Biblia patungkol sa bautismo. Sabi po diyan, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Take note of the word kamatayan. Next. Tayo ngay nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mapatay sa pamamagitan ng kalulhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So yun po yung bautismo. Simbolo ng kamatayan ni Jesus, paglibing ni Jesus, at muling pagkabuhay ni Jesus or resurrection, mga kaibigan. Ang bautismo po ay inihambing siya, ulitin ko po, sa kamatayan, paglibing, at pagkabuhay muli ni Jesus. At yung mga early Christians noon, ay pinapakita po nila yung kanilang pagmamahal kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo, mga kaibigan. Sabi sa Revelation 1 verse 5, English, a King James Version, and to Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Ibig sabihin, ang bautismo rin ay simbolo ng paglinis ng ating kasalanan at wala na pong iba. 1 Corinthians 15, 3 and 4, sabi po dito, take note po natin yung mga ginawa ni Jesus. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay, ano po ang ginawa ni Jesus? Namatay. Yan po yung step number one dyan. Dahil sa ating mga kasalanan at siya'y, ano po? Inilibing at siya'y, ano po? Muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So nakita po natin dito na ang bautismo ay nag-represent po sa tatlong bagay. Ano po yun? Kamatayan, paglibing, at pagkabuhay muli ni Jesus. Ano nga po yun? Kamatayan, paglibing, at pagkabuhay muli ni Jesus, mga kaibigan. Yun po yung simbolo ng bautismo. So, malalaman po natin dito na ang bautismo ay yan po yung Revelation's Gateway to a New Life, yung paraan para po magbago po yung buhay natin. Kapag ang isang tao ay kanyang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang kanyang tagapagligtas, ay yung tao, mga kaibigan, ay gugustuhin niya na magsimula muli ng bagong buhay kay Jesus, at kapag yan, ililibing niya po yung kanyang nakalipas na mga pagkakamali. So that is Revelation's Gateway to a New Life. Yan po ay mangyayari sa bautismo. Pero, so dito, mga kaibigan, kapag ang isang tao ay magpabautismo, ilulubog po yan sa tubig,
Yan po ay simbolo ng kamatayan at paglibing ng kasalanan at iba iaahon siya galing sa tubig at yan po ay simbolo ng bagong buhay mga kaibigan. So tanong, gusto kaya ng Diablo na magkaroon ng bagong buhay ang mga tao ng Diyos? Hindi. Kaya marami siyang hinahadlangan ng mga tao mga kaibigan na hindi magpabautismo. Pero another question, anong paraan ng bautismo ang naayon sa Biblia? Ano po kaya? Now, dito mga kaibigan, yung nakikita niyo na picture, yan po ay halimbawa ng bautismo na sa pamamagitan ng immersion o paglubog sa tubig. Meron namang iba na, okay lang na hindi lubog sa tubig, baka ano, pwede naman na buhusan lang. Kaya yan po, pwede buhusan. Meron din iba na sasabi na, kahit hindi na buhusan, wisikan na lang, okay na yan, bautismo na yan. Meron din ibang tao nagsasabi na, okay lang na mabautismohan tayo sa Espiritu, sapat na yun. Pero mga kaibigan, maraming mga paraan para sa pagbautismo ngayon na ating makikita, pero ilang paraan ba ang naaayon sa Biblia? Tingnan po natin, Ephesians 4:4-5, ang sagot dito, may isang katawan at isang Espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang... So, ilan po yung tama na paraan sa pagbabautismo ay? Isa mga kaibigan, isang paraan lang. Pero yung tanong dyan, ano ang isang paraan ng bautismo na naaayon sa Biblia? Ano nga yung ibig sabihin ng bautismo pag... Ano po? Pagkamatay, pag-libing at pagkabuhay. Sa bautismo, ang dating pagkatao po ay yung old life niya ay pasimbolong nililibing sa tubig. At pagkatapos niya mga kaibigan, ang baptism po, ibig sabihin po niyan ay isang spiritual na funeral or funeraria. At ang baptistry naman, yung lugar kung saan binabautismuhan ang tao, ay yun po yung tinatawag natin na spiritual na libingan or spiritual grave. So, ibig sabihin, kapag meron pong baptism or bautismo na nangyayari or nagaganap, ay bawat bautismo ay meron po talagang namamatay. Again, bawat bautismo ay meron pong namamatay. Kasi yan po ay isang spiritual na puneraria. Pero, sino ang namamatay sa panahon sa bautismo? Romans 6:7, yung sagot po ng Biblia, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong malipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ibig sabihin mga kaibigan, sa bautismo ay namamatay po yung dating pagkatao natin. Kung tayo ay makasalanan noon, sa bautismo ay mamamatay na po yan dapat mga kaibigan. So tumutukoy po ito sa ating dating pagkatao. Yung mga bagay na ginagawa mo dati na hindi ka lugod-lugod sa Diyos at yun po dapat mamatay mga kaibigan. At kung may namatay, anong dapat natin gawin? Kapag merong namatay ay dapat? Ilibing. So para makapagsimula ng bagong buhay, dapat nating ilibing ang dating buhay mga kaibigan. Kagaya po sa pagtatanim, sino po yung mahilig dito sa na magtanim? Okay. So ano yung gagawin natin sa buto? Iwisik lang ba natin yung buto? Hindi. Dapat po na ilibing para po siya makatubo. So pareha po sa bautismo, kailangan pong ilibing para makapagsimula po ng bagong buhay mga kaibigan. So, hindi ka makakapagsimula ng bagong buhay hanggang hindi nalilibing ang dating buhay. Kaya pala, merong mga Kristiyano ngayon na hindi man lang makapagsimula ng bagong buhay kasi hindi pa nalibing yung dating pagkatao. Kaya kung gusto natin magkaroon ng bagong buhay, dapat ilibing po natin yung dating nating pagkatao at yan po ay mangyayari sa bautismo mga kaibigan. So ang paraan ng bautismo na naayon sa Biblia ay dapat merong simbolo ng pagkamatay, libing at pagkabuhay na mag-uli. No, ano bang ibig sabihin ng salita na bautismo mga kaibigan? So galing po yan sa salitang Griego na ano po?
baptizo. Ang ibig sabihin ng baptizo na salita ay pagsawsaw, paglobogo, pagsukbo sa tubig, mga kaibigan. Saan ba galing yan, yung idea na yan? Kasi nagmula po yan sa idea ng kapag nagkukulay po ng tela noon or nag-dye ng cloth or tela. Now, paano ba mababago ang kulay ng isang tela? Wisikan ba? Mababago ba yun yung kulay? So, kailangan po siyang lubog po sa dye or sa pink. Anong tawag niya? Sa ink ba yan? Or sa dye? Para po ay magbago po yung kulay ng tela. At kapag meron pong mamatay, wisikan lang ba natin? Dapat ilibing. Kasi kung gayon, kung wisikan lang po natin ay mangangamoy po ito. At by the way, marami po ngayong nangangamoy na mga Kristiyano kasi hindi man po kailan sila nalibing, mga kaibigan. So, ang pagwisik ay hindi tamang paraan ng bautismo ayon sa Biblia. Kasi ang bautismo, yung word mismo na baptizo ay ibig sabihin na paglubot, na dapat lubot doon sa ilalim ng tubig at aahon, mga kaibigan. Ang paraan ng bautismo na naayon sa Biblia ay nangangahulugan ng pagkamatay, ano nga po, paglibing at pagkabuhay na mag-uli, mga kaibigan. Pero meron pong mas higit pa sa ganyang pangyayari kasi nga, ito ay funeraria, spiritual funeral, at meron po tayo ng tinatawag na pagkabuhay na mag-uli or sa simbolo ni Jesus Christ, resurrection. Yun po yung tinatawag natin na bagong simula. Itong tao na nakikita natin dito ay umahon po siya galing sa tubig na libingan, pero kahit hindi man po nabasa yung kanyang buhay, pero alam po natin na nalibing po siya at nabuhay po siya muli dyan po sa watery grave or watery na libingan, mga kaibigan. So ito po yung example ng baptism, yung baptismo na nangyari doon sa Europe. Itong babae ay namatay sa kanyang dating pagkatao at yung nangyari, inilubog po siya sa ilalim ng tubig, simbolo ng paglibing, at ano pong nangyari ay siya ay umahon galing po sa tubig bilang simbolo ng bagong buhay, mga kaibigan, kay Kristo. So Romans 6, 4, 5, and 8, dito po yung simbolismo ng bautismo. At klarong halimbawa po, mga kaibigan. Tingnan po natin Romans 6, 4, 5, 8. English po ito. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Kung ano man yung nangyari kay Jesus, namatay, inilibing, at nabuhay muli, yun din dapat mangyayari sa ating spiritual na buhay, mga kaibigan. At sabi dyan, pagkatapos na umahon sa tubig, bagong buhay, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Yung pag-ahon natin sa tubig ay yun po yung kapareho sa kanyang pagkabuhay muli, mga kaibigan. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. So, dapat meron po talagang bagong buhay kay Kristo, mga kaibigan. So, nakita po natin ang bautismo ay yun po yung the gateway to a new life. Ang paraan ng bautismo sa Biblia ay nangangahulugang kamatayan, bagong buhay, libing, pagkabuhay na mag-uli, spiritual na libing, or spiritual na kaarawan or birthday, mga kaibigan. At sabi po sa 1 Peter 3:21, sa bautismo po, ito po ay nag-represent ng paglinis po ng ating konsensya sa ating dating kasalanan. Kasi yan po ay pasimbolong nililinis sa tubig ng bautismo. So, tingnan po natin kung ano ba yung mga halimbawa sa Biblia patungkol sa bautismo, mga kaibigan. So, of course, first natin na halimbawa ay si Jesus Christ. Okay, si Jesus Christ po yung ating unang halimbawa. Basahin po natin yung reference natin sa John 3:23. Sino po yung nagbautismo kay Jesus? Si John the Baptist. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon, sa malapit sa Salem,
sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. So sabi po dyan na, ano po? Maraming tubig. At sino po yung dumating nung nagbautismo si Juan? Si Jesus, mga kaibigan. Basahin po natin sa Matthew 3:13-17, sabi po dyan, nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat, ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang napaparito sa akin. So sinasabi ni John the Baptist, ha, bakit ka magpapabautismo? Iwala ka namang kasalanan. Tingnan po natin mamaya kung ano yung rason, bakit magpapabautismo si Jesus. Sabi naman, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya. So sabi ni Jesus dito, magpapabautismo siya bilang ating halimbawa. So kung ano po yung paraan ng pabautismo ni Jesus, yun po yung ating susundin. At sasabihin ko po mamaya yung ikalawang rason bakit po nagpabautismo si Jesus. At nang nabautismohan si Jesus, padakay umahon siya sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. So umahon po si Jesus sa tubig, hindi po siya, ano po, nisikan mga kaibigan. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan mga kaibigan. At kapag atin din pong tanggapin si Jesus sa ating buhay, ay ganyan din yung sasabihin ng Diyos sa atin. Ito yung aking sinisinta na anak. Review natin na si Jesus ay umahon sa tubig. Ibig sabihin ay, ano po, minisikan po ba si Jesus? Hindi mga kaibigan, kasi maraming tubig at inilubog po siya ni John the Baptist sa ilalim ng tubig. At of course, umahon po siya galing sa tubig. Yan po ay isang halimbawa. Another example po mga kaibigan ay makikita sa Acts 8:35-40. Ito po ay isang storya pantukol ni Philip the Evangelist at tinuro po siya ng Diyos sa isang tao na naghahanap ng katotohanan. At kapag ikaw din ay naghahanap ng katotohanan, ay ituturo ka din ng Diyos sa isang tao na tutulong sa iyo para malaman natin ang katotohanan. Babasahin ko po dito sa verse 35. At binuka ni Filipi ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. So nag-Bible study sila at ipinangaral ni Philip sa eunuch si Jesus. Verse 36, at sa pagpapatuloy sa daan, nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? So gusto magpabautismo ng eunuch mga kaibigan. At sabi ni Philip, kung nanampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. So verse 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo o ang karwahe at sila'y kapwa. So sino po yung lumusong sa tubig? Si Philip at yung eunuch mga kaibigan ay pumunta po sila sa tubig. Lumusong sila sa tubig at kanyang binautismuhan yung eunuch mga kaibigan. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Philip ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat pinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. So ano po yung ginawa ni Philip? Kanyang pinangaralan si eunuch at nag-Bible study po sila at kanya pong itinaas si Jesus sa kanilang pag-aaral. At naramdaman ng eunuch mga kaibigan yung pag-ibig ni Jesus, kaya sabi ng eunuch na ako ay tumatanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. At doon, akin pong ma-imagine na itinaas ni Philip yung kanyang kamay, sabay sabi na dahil sa iyong pananampalataya at pagtanggap kay Jesus, babautismuhan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At yun po, inilubog po ni Philip si eunuch at iniahon sa tubig. Yun po ay simbolo ng kanyang kamatayan, paglibing at pagkaroon ng bagong buhay mga kaibigan. So,
yung magbabautismo at yung bautismuhan ay sila pong dalawa lulusong sa tubig. Pero alam niyo po ba mga kaibigan na noon, lahat ng mga churches, lahat ng mga iglesia ay ginagamit or gumagamit po sila ng paraan na immersion para sa pagbautismo. Ito po ay isang halimbawa, dakong pinagbibinyagan sa Roma. So sa Rome po, yan po isang malaking parang baptistry, doon po sila nagbabautismo. Yan po sa Roma. At marami din pong ganyan sa mga European cathedrals. Another example po ay yung mga Eastern Orthodox, yung kanilang pagbautismo noon ay talagang immersion, yung paglubog po sa tubig. Pero bakit ba na nabago na ngayon yung paraan ng pagbautismo sa ibang Kristiyano? Kasi, ito po yung rason mga kaibigan, hindi hanggang sa katulungan ng Ravenna sa AD 1311 na ang pagwisik at pagbuhos ay opisyal na tinanggap bilang katumbas ng paglubog sa tubig sa rito ng bautismo. Binago pala nila yung instruction na klaro sa salita ng Diyos mga kaibigan. Pero bago pa man yan, yung mga meeting-meeting nila, yung tunay na bautismo na ayon po sa salita ng Diyos ay ano po? Paglubog sa tubig mga kaibigan. So yan po, hindi po pagwisik ang tama o pagbuhos man, kundi yun po yung paglubog sa tubig. Para magawa natin yan, kailangan natin ng maraming tubig. Sa pool man, sa tangke, sa ilog, sa lawa, sa dagat, basta po may maraming tubig na maahong po tayo mga kaibigan. Now, paano ba maghahanda sa bautismo ang isang tao? Meron pong mga hakbang sa paghanda mga kaibigan sa bautismo. First is, manampalataya, tanggapin si Kristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Sabi dito sa Acts 8:37, at sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka ng buong puso ay mangyari, at sumagot siya at sinabi, sumampalataya ako na si Jesu Cristo ay anak ng Diyos. So tanggapin po natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Ikalawa naman, ito, importante po ito, magsisi. Merong dapat pagkalungkot at pag-iwas sa kasalanan. Ibig sabihin ba nito na dapat perpekto ako bago magpabautismo? Hindi mga kaibigan, basta nagsisi po tayo at nagpasya po tayo na huwag na natin gawin yung mga kasalanan natin mga kaibigan. At sinabi sa kanila ni Pedro, mga magsisisi kayo at mga magbautismo ang bawat isa sa inyo. Number 3 naman, dapat ay sumunod. Ano po yung susundin? Yung kautosan ni Jesus, that is the 10 commandments. Sabi dito, dahil dito magsiyaw na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. So, dapat na sundin yung kautosan ni Jesus mga kaibigan. So, dito, nalaman natin na bago pa man tayo magpabautismo, meron pong paghahanda. Una, manampalataya, magsisi at sumunod kay Jesus. So, dahil po meron po tayong paghahanda sa bautismo, meron po akong tanong sa inyo. Again, dahil meron po tayong handa, paghahanda sa bautismo, pwede ba nating bautismuhan si baby? Ha? Ano nga yung mga paghahanda? Pwede ba nating sabihin na, baby, tanggapin mo si Jesus? Ano yung reaction ni baby? Ha? Baby, dapat mong pagsisihan ang iyong kasalanan. Magsisi ba si baby? Baby, dapat malungkot ka sa iyong kasalanan. Ano yung sagot ni baby? Baby, sundin mo yung utos ni Jesus, kautosan ni Jesus. Ano yung sagot ni baby? Mga kaibigan. So pwede bang bautismuhan yung baby mga kaibigan? Hindi po, kasi meron pong mga paghahanda. Pero sabi ng iba, paano na lang? Baka hindi maligtas yung aking baby. No, maliligtas po ba ang mga baby? Meron po tayong reference yan? Yes po mga kaibigan, Matthew 2:16-18, Jeremiah 31:15-17, yan po, naalala niyo po yung time na pinatay po lahat ng mga lalaking baby doon sa Bethlehem, yan po ay sila ay maliligtas. Pero, hindi po nagbautismo ng mga sanggol ang mga disipulo ni Jesus mga kaibigan. Ano ba yung gagawin natin sa sanggol? Hindi po natin bautismuhan, kundi atin po i-dedicate sa church mga kaibigan. Mababasa po yan sa Luke 2:22,
kahit mismo si Jesus, mga kaibigan, ay gin-dedicate po siya ni Mary doon po sa church. Hindi po siya nabautismuhan. Kasi si Jesus po ay nabautismuhan na malaki na. Now, ano ba ang tamang edad para mabautismuhan ng isang tao? May iba na pwede 10, pwede 12, pwede nga 70 years old. Ano ba ang tamang edad para mabautismuhan ng isang tao? Ang sagot, mga kaibigan, basta alam na ng tao paano yung pagtukoy kung ano ang tama at mali. Kapag makapagpasya na siya na tanggapin si Jesus at makaintindi na siya sa kaligtasan, kapag malaman na niya kung ano yung tama at mali, yun po ay okay na po siya na magpabautismo. Merong iba na 15 years old pero di pa makaintindi, meron pa ding 10 years old na makaintindi na. So depende po yan, mga kaibigan, kung alam na niya kung ano yung tama at mali. Ito another question. Naaayon ba sa Biblia ang muling pagpapabautismo? Ha, tingnan po natin. Acts 19:1-5. Kasi meron iba na bawal magpabautismo muli. Kung nabautismohan ka na, huwag na. Ha, basahin po natin. At nangyari na, samantalang si Apollos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo na malupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. So meron po silang na-meet na mga alagad. At sa kanila'y sinasabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi naman ng mga alagad na, hindi. Hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. So hindi pala nila nalaman na meron palang ibinigay na Espiritu Santo. So meron po silang katotohanan na hindi nalaman. At sinabi niya, kung gayoy, saano kayo binautismuhan? So nabautismuhan na ba sila noon? Po? Nabautismuhan na ba sila noon? Ha? Yes, mga kaibigan, nabautismuhan sila. Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. So sila pala ay nabautismuhan na sa panahon nung si Juan ay nagbautismo. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ano nangyari ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pangilang bautismo na po yan nila? Pangalawa, mga kaibigan. Ibig sabihin na, pwede bang naayon ba sa Biblia ang muling pagpapabautismo? Nabasa ba natin? Yes, mga kaibigan, nabasa po natin. Ang sagot niyan ay, oo, mga kaibigan. So kapag meron po silang bagong narinig na napakalaking katotohanan patungkol sa Espiritu Santo ay nagpabautismo po sila, mga kaibigan. So ang sagot po niyan ay, oo. Pero sino ang dapat magpabautismo muli? Sino, mga kaibigan? First, kung hindi pa nailibing, kapag ikaw ay winisikan lang o binuhusan lang, kailangan po natin magpabautismo muli para malibing, mga kaibigan. Number two, kung hindi pa tinanggap si Jesus, siguro mayroong iba sa atin dito na nagpabautismo, 5 years old, 7 years old, hindi man lang alam na tinanggap, kung hindi man lang tinanggap si Jesus, so pwede po kayong magpabautismo muli at tanggapin si Jesus, mga kaibigan. Number three, kung nalaglag palayo kay Jesus, kung sino man sa iyo dito na lumayo kay Jesus at gustong bumalik, yan po ay narapat po kayo na mabautismuhan muli. At number four, kung hindi ka lang man naturuan sumunod sa buong kautusan. Kung hindi ka man kailanman sumunod sa kautusan, yan po ay dapat kang magpabautismo muli. No, mga kaibigan, mahalaga ba ang pagpapabautismo? May connection ba ito sa ating kaligtasan? Gaano ba kahalaga ang bautismo? No, gusto ba natin maligtas? Gusto. Mababasa natin sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. What if sumampalataya pero hindi nagpabautismo? Maliligtas ba? Hindi kasi dapat sumampalataya at mabautismuhan, mga kaibigan. Ang bautismo ay may connection po sa ating kaligtasan. Pero ilang tao yung nagtatanong,
Eh, paano naman yung magnanakaw sa krus, yung katabi ni Jesus? Eh, di ba, hindi po siya nabautismuhan, pero maliligtas siya? Mga kaibigan, yun po yung ikalawang rason bakit nabautismuhan si Jesus. Kasi, nabautismuhan si Jesus para sa mga hindi mabautismuhan. For example, yung mga tao na bedridden na hindi dapat mabasa. So, yun po mga kaibigan, si Jesus ay nabautismuhan sa mga tao na hindi mabautismuhan. Pero sa ating sitwasyon, inaasahan ni Jesus na gawin po natin yung hakbang sa pagbautismo, mga kaibigan. Meron nga kami doon sa yung nag-crusid po ako sa Bohol. No, stroke din po siya, stroke. Napakahirap niya na maglakad. Pero, nagpabautismo po siya, mga kaibigan. Sabi po nito ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, mga kaibigan. So, sister, sinasabihan mo ba ako ngayon na kailangan kong magpabautismo? Mga kaibigan, sasabihin ko po na hindi natin kailangan magpabautismo kasi dapat atin pong gustuhin. Hindi kailangan kasi dapat ay atin pong gustuhin. Magpabautismo ako kasi gusto kong maligtas. Hindi po ganun, mga kaibigan. Dapat po tayong magpabautismo kasi ginusto natin, mga kaibigan. Example, sa mga nakasal na po, ang rason ba bakit kayo nagpakasal? Kasi kailangan? Magpakasal kami kasi kailangan talaga. Ha? Okay lang ba yun? Magpakasal po kayo kasi mahal nyo ang isa't isa, mga kaibigan. Parehe din po yan. Kapag nakilala natin si Jesus, ang bautismo ay gugustuhin po natin, mga kaibigan. At atin po yung gin-demonstrate sa ibang tao na ipinakita po natin na mahal po natin si Jesus at atin po siyang tinatanggap sa ating buhay. Third question, dapat ba akong maghintay hanggang maging ganap or perfect ako bago ako magpabautismo? Kailangan na, wala na akong kasalanan, kailangan ito na, perfecto na ako. Question, kailangan mo bang maging perfecto bago ka magpakasal? Ha? Huh? E kung gayon, baka hindi ka na makakapagpangasawa, mga kaibigan. Kasi ang kasal, hindi po pagpapakita.